Cartesian or rectangular coordinate system. A Cartesian or rectangular coordinate system consists of two perpendicular lines, one horizontal and one vertical, intersecting each other at a right angle at point O called the origin. Ang horizontal line ay tinatawag ding x-axis at yung vertical line naman ay tinatawag ng y-axis. The two axes divide the plane into four quadrants that are numbered in a counterclockwise direction. Yung quadrant 1 ay nakalagay sa upper right ng plane at ang coordinates nito ay ang x ay positive at ang y ay positive. At ang quadrant 2 naman ay nasa upper left ng plane at ang kanyang coordinates naman ay negative ang x at positive ang y. Ang third quadrant naman ay nasa lower left ng plane at ang kanyang coordinates ay negative ang x at negative din ang y. At ang fourth quadrant naman ay nasa lower right at ang kanyang coordinates ay positive ang x at negative ang y. Paano ba mag-plot ng points sa Cartesian plane? In plotting the points, always start at the origin and look for the first number in the x-axis, then move up or down depending on the y-coordinates. When y-coordinates is positive, move upward, otherwise move downward. Now, let's try to plot the following points on the coordinate plane. Number 1, point A is negative 3 and 4. Ibig sabihin, ang x ay 3 at ang y ay positive 4. Mag-uumpisa tayo doon sa pinakagitna at magbibilang tayo ng negative 3 papunta doon sa left. Then, after noon ay ilolocate naman natin yung positive 4. Since siya ay positive, tayo ay mag-move papunta sa itaas. Then, kung saan na huminto yung ating arrow, doon natin ilalagay ngayon yung point A natin na may coordinates na negative 3 and 4. Number 2, point B, ang coordinates niya ay 2 and negative 3. Ibig sabihin, mag-move tayo pa kanan mula sa origin ng 2 space. Then, since siya ay negative, mag-move tayo ng 3 space pababa. Kaya ibig sabihin, yung point B natin ay nasa 4th quadrant dahil ang coordinates ng B ay positive and ang Y naman ay negative. Number 3, point C, ang coordinates niya ay 0 and 2. Ibig sabihin dito, ang X ay 0 at ang Y ay 2. Since 0 na yung X natin, hindi na tayo aalis sa gitna. Ang kuhin na lang natin ngayon ay yung positive 2 na y. Ibig sabihin, since siya ay positive, mag-move tayo ng dalawang space pataas. At doon natin ilalagay ngayon yung point C natin na may coordinates na 0 and 2. Number 4, point B, ang coordinates niya naman ay 4 and 0. Ibig sabihin dito, ang x natin ay 4 at ang y ay 0. Then, unahin natin yung x. Ang x daw ay 4, kaya mag-move tayo ng 4 space mula sa origin, pakanan. Then, since 0 na yung y, dyan na natin ngayon lalagay yung ating point D na may coordinates na 4, 0. And number 5, point E is negative 5 and negative 3. Then, unahin natin si negative 5. Since siya ay negative, mag-move tayo pakaliwa ng 5 beses. Kaya pumunta tayo doon sa negative 5. At since negative 3 yung y natin, mag-move tayo pababa. At doon natin ilalagay ngayon yung ating point E na may coordinates na negative 5 and negative 3. How about linear equation in two variables? An equation in the form of ax plus by is equal to c is called a linear equation in two variables, where a, b, and c are constant
and at least one of A and B are not zero. This is also referred to as the standard form of linear equation. The symbol X and Y are variables that represent any number that will satisfy the equation. Now, let us try this example. Which of the following ordered pairs will make the equation 2x plus 3y is equal to 32 true? Ibig sabihin, alamin natin dito kung alin sa dalawang ordered pairs na to ang solution dito sa ating equation na 2x plus 3y is equal to 32. Now, let's try number 1. Dito sa given na to, ang x ay 4, ang y naman ay 10. Ang gagawin lang natin dito ay isa-substitute natin or ipapalit natin yung ating value ng x at y doon sa ating given. Now, substitute natin si x doon sa una natin, kaya ang given natin ay 2 times 4. And then sa kabila naman ay 3 times 10. Then copy lang natin yung equal to 32. Now, let us try kung mag-equal nga ba sa 32 yung mga value na ipinalit natin kay x and y. Now, let us simplify. 2 times 4, ang sagot ay 8. Then, 3 times 10, ang sagot ay 30. Then, copy lang natin si 32. Now, simplify natin. 8 plus 30, ang sagot ay 38. Then, they are not equal to 32. Ibig sabihin, since they are not equal, yung ating ordered pairs na 4 and 10 ay not a solution or hindi siya true kasi hindi nag-equal yung ating sagot. Now, how about number 2? Dito sa given naman natin, ang x ay 10, ang y naman ay 4. Then, substitute lang natin ulit sila doon sa ating given na 2x plus 3y is equal to 32. Kaya ang given natin ngayon ay 2 times 10, then plus 3 times 4 is equal to 32. Then, simplify natin. 2 times 10, ang sagot ay 20. 3 times 4, ang sagot ay 12. Then, equal to 32. Then, simplify natin. 20 plus 12, ang sagot ay 32. And they are equal to 32. Since sila ay naging equal, ibig sabihin na ito, yung ordered pairs natin na 10 at 4 ay solution ng ating equation na 2x plus 3y is equal to 32. Now, paano mag-solve ng linear equation in two variables? Example number 1, let us find two solution of 2x plus y is equal to 3. Now, how if x is equal to 3? Then, ang gagawin natin dito ay isa-substitute natin doon sa given natin na 2x plus y is equal to 3, yung value ni x na 3. Kaya ang given natin ngayon ay 2 times 3 plus y is equal to 3. Then, let us now simplify. 2 times 3, ang sagot ay 6. Then, copy lang natin yung plus y is equal to 3. Then, kailangan natin eliminate dito yung 6. Kaya, para ma-eliminate natin siya, since siya ay positive, magdadagdag tayo ng negative or minus 6. Then, copyin lang natin yung plus y is equal to 3. Since nagdagdag tayo ng minus 6 sa kabilang side, kailangan din natin magdagdag ng minus 6 sa kabilang side. Then, let us now simplify. 6 minus 6, ang sagot ay 0, kaya ang matitira ngayon dito sa kabilang side ay y. And then, dito naman sa kabilang side, 3 minus 6, ang sagot ay negative 3. Kaya ibig sabihin, ang value ng y natin ay negative 3. At ang unang solusyon natin, if x is 3, therefore y is equal to negative 3. Now, how if x is equal to 4? Meron din gagawin natin. Isa-substitute natin siya doon sa given natin. Kaya ang given natin ngayon ay 2 times 4 plus y is equal to 3. Then let us now simplify. 2 times 4, ang sagot ay 8. Then copy lang natin yung natitira natin. Plus y is equal to 3. Then eliminate natin yung 8. Ibig sabihin,
Since siya ay positive 8, magdadagdag tayo ng negative 8 or minus 8. Then copy natin plus y is equal to 3. Since nagdagdag tayo ng minus 8 sa kabila, magdagdag din tayo sa kabilang side ng minus 8. Then let us now simplify. 8 minus 8 is 0, kaya ang matitira ay y. Then sa kabila naman, 3 minus 8, ang sagot ay negative 5. Therefore, if x is equal to 4, y is negative 5. Now, let us answer example number 2. Let us find two solutions of 4x minus 3y is equal to 1. How if x is equal to 1? Gawin natin dito ay substitute natin yung value ng x na 1 doon sa equation. Kaya ang given natin ngayon ay 4 times 1 minus 3y is equal to 1. Then let us now simplify. 4 times 1, ang sagot ay 4. Then copy lang natin, minus 3y is equal to 1. Then, since meron tayong positive 4, kailangan natin siyang i-eliminate. Ang gagawin natin ay magdagdag tayo ng minus 4 para ma-eliminate natin yung 4. Then, copyin lang natin yung natitira. Minus 3y is equal to 1. Since nagdagdag tayo ng minus 4 sa kabilang side, magdagdag din tayo ng minus 4 doon sa kabilang side. Kaya, isimplify na natin. 4 minus 4 is equal to 0. Kaya, ang matitira na ngayon ay negative 3y. Then, sa kabila naman ay 1 minus 4, ang sagot ay negative 3. Since may natitira pang numerical coefficient na negative 3 si y, i-divide natin both sides by negative 3. Then, let us now simplify. Negative 3 divided by negative 3, they are equal to 1 or positive 1. Kaya, pwede natin isulat na dyan ay y na lang. Then, sa kabilang side naman, negative 3 divided by negative 3, ang sagot ay positive 1. Therefore, if x is 1, y is equal to 1. At yan yung una nating solution sa given natin. Now, how if x is equal to 2? Ang gagawin natin, i-substitute lang siya sa given. Kaya ang given natin ngayon ay 4 times 2 minus 3y is equal to 1. Then, isimplify natin. 4 times 2, ang sagot ay 8. Then, copy lang natin yung minus 3y is equal to 1. Then, eliminate natin yung positive 8. Kaya ang gagawin natin, 8 minus 8. Then, copy lang natin, minus 3y is equal to 1. Since nagdagdag tayo ng minus 8 sa kabilang side, magdagdag din tayo ng minus 8 sa kabilang side. Then, simplify natin. 8 minus 8, answer is 0. Then, ang matitira ay minus 3y or negative 3y. Then, sa kabila naman ay 1 minus 8, ang sagot ay negative 7. Then, again, since may natirang negative 3 nakatabi ni y, i-divide natin both sides by negative 3. Then, simplify natin. Dito ay cancel na ngayon yung negative 3, kaya ang matitira ay y. Then, negative 7 divided by negative 3, ang sagot ay positive 7 over 3. And then, pwede natin siyang ilagay sa mixed number by dividing the numerator by the denominator. Kaya, ang sagot natin ay y is equal to 2 and 1 third. And, ibig sabihin na ito, if x is 2, therefore, y is 2 and 1 third. Yung makukuha nating
y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1, or change in y over change in x. Example, gamitin natin yung dalawang point sa given natin. Yung unang point natin ay 4 and negative 1, at yung pangalawa naman ay 1 and 2. Now, gamitin natin yung equation natin or yung ating formula na m is equals to y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Ibig sabihin, ang una nating point, lagyan natin siya ng label, magiging yung 4 ay x sub 1, yung negative 1 ay y sub 1, at yung pangalawa naman natin, yung 1 ay x sub 2, at yung 2 naman ay y sub 2. Then, ilagay na natin siya doon sa ating mga equation or doon sa ating equation. Yung unang lalagay natin ay yung y sub 2. Siya ay equal sa 2. Then, lagay natin ng minus. Then, yung y sub 1 natin ay negative 1. Then, sa ibaba naman ay yung x sub 2 na 1. Then, yung minus ulit. Then, yung x sub 1 naman natin ay 4. Then, let us now simplify. 2 minus negative 1, ang sagot ay 3. Then, 1 minus 4, ang sagot ay negative 3. Therefore, ang slope natin ay negative 3 over 3 or equal to negative 1. Another example, let us determine the slope of the line given 2 points. Number 1. Coordinates ay 2 and 0 at yung pangalawa naman ay 4 and 3. Then, lagyan natin siya ng label x sub 1, then y sub 1. Yung pangalawa naman ay x sub 2, then y sub 2. Then, ilagay natin siya sa ating formula. Yung una natin ay yung y sub 2, yun ay 3, then minus yung y sub 1 natin na 0. Then, yung x sub 2 naman doon sa baba ay 4. Then, minus x sub 1 na 2. Then, let us now simplify. 3 minus 0, answer is 3. Then, 4 minus 2, ang sagot ay 2. Therefore, ang slope ng point natin na 2, 0 and 4, 3 ay 3 over 2. Number 2. Point natin ay negative 3 at negative 1. Yung pangalawa naman ay 5 at negative 5. Again, lagyan natin siya ng label x sub 1, then y sub 1. Yung pangalawa naman ay x sub 2, y sub 2. Then, ilagay natin ngayon siya doon sa ating formula. Kunain natin yung y sub 2. Siya ay negative 5. Then, lagyan natin ng minus. Ang y sub 1 natin ay negative 1. Then, yung x sub 2 natin ay 5. At ang atin namang x sub 1 ay negative 3. Then, let us now simplify. Negative 5 minus negative 1. Ang sagot ay negative 4. Then, positive 5 minus negative 3. Ang sagot ay 8. Then, i-simplify natin or ilagay natin sa lowest term. Since sila ay nag-divide ng 4, let us divide by 4. Negative 4 divided by 4, ang sagot ay negative 1. Then, 8 divided by 4, ang sagot ay 2. Therefore, ang slope natin ngayon ay negative 1 over 2. Para naman mag-graph ng linear equation using slope-intercept form. Ano ba yung slope-intercept form? Ito ay nasa ayos na y is equal to mx plus b. Dito, yung m ay yung ating slope. Ibig sabihin ng slope natin ay rise over run or change in y over change in x. Then, yung b naman ay tinatawag natin y-intercept. Ibig sabihin nito ay yung x ay 0. Now, let us try example number 1. Y is equal to 2 over 3x minus 3. Now, hanapin muna natin dito kung ano yung slope natin. Ang slope natin dito ay yung katabi ng
iniwan natin yung slope. Yung slope ay katabi ng x, kaya ang slope natin ay negative 1 over 5. At ang ating y-intercept ay positive 2 or 2. Ngayon, ang gagawin natin, hanapin mo natin yung ating y-intercept. Since siya ay positive 2, ilalagay lang natin yung point natin doon sa positive 2 ng y. Then, ilolocate natin ngayon yung pangalawang point gamit yung ating slope. Since siya ay negative 1, ibig sabihin siya ay pababa. Kaya mag-move tayo ng isang beses pababa. And then, sunod nito ay yung ating run na positive 5. Since siya ay positive, mag-move tayo pakanan ng limang beses. Kaya mag-move tayo ngayon doon sa ating first quadrant. At ilalagay natin doon yung pangalawa nating point. After nyan, ay i-coconnect lang natin yung dalawang point. At ito na ngayon yung ating line para sa equation na y is equal to negative 1 over 5 x plus 2. Paano naman mag-change ng linear equation na ax plus by is equal to c in the form of y is equal to mx plus b and vice versa? Example number 1. 2x plus y is equal to 3. Ang gagawin natin dito ay ilalagay natin siya sa y-intercept form na form na y is equal to mx plus b. Now, ang unang gagawin natin ay eliminate natin yung 2x. Ano gagawin natin dito para ma-eliminate? Since siya ay positive 2x, gagawin natin ay maglagay tayo ng minus 2x para ma-eliminate siya. And then copy lang natin yung plus y. Then, kung ano yung ginawa natin sa kabilang side, gagawin din natin sa kabilang side. Since naglagay tayo ng minus 2x, maglalagay din tayo ng minus 2x sa kabila. Then, copy lang natin si positive 3 or plus 3. Then, let us simplify. 2x minus 2x is 0, kaya ang matitira ay y. Then, copy lang natin yung negative 2x plus 3. Then, siya na ngayon yung magiging sagot natin para sa y-intercept form. Example number 2. 3x plus 4y is equal to 12. Ganun din yung gagawin natin. Eliminate natin yung 3x. Since siya ay positive 3x, magagawa tayo ng minus 3x. Then, copy lang natin plus 4y. Since nag-reflect tayo ng negative 3x, sa kabilang side, maglagay din tayo ng negative 3x at copy lang natin si positive 12 or plus 12. Then simplify natin. 3x minus 3x is equal to 0, kaya ang matitira ngayon ay 4y. Then copy lang natin yung negative 3x plus 12. Now, since meron pang katabing number or numerical coefficient si y, i-divide natin both sides by 4. Then simplify natin. 4 divided by 4, answer is 1. Kaya matitira na lang natin ay y. Then sunod ay negative 3 divided by 4. Since hindi na siya pwede i-simplify pa, copyin lang natin si negative 3 x over 4. Then sunod naman ay 12 divided by 4. Ang sagot ay 3 or positive 3. Therefore, ang sagot natin ngayon ay y is equal to negative 3x over 4 plus 3. How about number 3? Y is equal to negative 2x plus 3. Siya ngayon ay nasa ayos na y-intercept. Ilalagay natin siya ngayon doon sa standard form na ax plus by is equal to c. Ngayon, ang gagawin natin dito ay eliminate muna natin si negative 2x. Since siya ay negative 2x, ang gagawin natin ay plus 2x. Then, copyin natin si plus 3. Since nag-reflect tayo ng positive 2x or plus 2x, mag-reflect din tayo sa kabilang side ng plus 2x. Okay, ibig sabihin,
ang given natin ngayon ay 2x plus y is equal to negative 2x plus 2x plus 3. Then simplify natin. Negative 2x plus 2x, answer is 0, kaya matitira ay 3. Then copyin lang natin yung nasa kabilang sign na 2x plus y. Therefore, ang sagot na natin ngayon ay 2x plus y is equal to 3. Siya na ngayon ay nasa standard form. Number 4, y is equal to negative 3x over 4 plus 3. Doon lang ulit yung gagawin natin. Eliminate natin yung negative 3x over 4. Since siya ay negative, magdagdag tayo ng positive 3x. Then copyin natin yung plus 3. Then sa kabilang side, magdagdag din tayo ng 3x over 4 plus y. Then simplify lang natin. Negative 3x over 4 plus 3x over 4. Ang sagot dyan ay 0. Kaya ang matitira ay 3. Then copy lang natin yung 3x over 4 plus y. Since siya ay may denominator pa na 4, i-multiply natin both sides by 4. Then let us now multiply. 4 multiplied by 3x over 4. Ang sagot dyan ay 12x over 4. Then pag dinivide natin, 12x divided by 4, ang sagot ay 3x. Next is positive y multiplied by 4. Ang sagot ay positive 4y. Next is 3 multiplied by 4. Ang sagot ay 12. Therefore, ang sagot na natin ay 3x plus 4y is equal to 12. Siya ngayon ay nasa ayos na na standard form na ax plus by is equal to c. That's all for this video. Thank you and see you to my next video.